Kasi lahat ng mga ano, ng mga bayaran vloggers ng mga tambalos-los vloggers, mga bossing, yung mga beer brand vloggers. Lahat po sila, iisa ang script. Ang script po nila, bakit daw po si Inday Sara ay hindi sumasagot sa issue ng West Philippine Sea? Lahat po, mga bossing, ha, lahat ng mga ano, ng tawag dito, ng mainstream media, pati mga dyaryo, ha, pati mga dyaryo, ito ang pinag-uusapan. Itong ay Inday Sara. Oo, nasa na yun? Ba't nawala ako? Ayan. O, ang pinag-uusapan, mga bossing, ay si Inday Sara. Lahat sila sinasabi na ano daw, ganito daw, ganyan daw. Hindi daw umiimik tungkol sa South China Sea. O, bakit daw ganyan? Tapos kesyo, meron daw secret deal, si PRRD, kay Xi Jinping. Kaya daw si Inday Sara hindi nagsasalita. Sabi ko, siguro bopuls talaga tong mga to. Hindi, makikita mo talaga na merong ano, merong pattern ng pagbatikos talaga sa mga Duterte. Specifically itong si Inday Sara at saka si ano ngayon, si Baste Duterte, dahil nakikita nila eh na napakalaki ng potential nitong dalawa na to. Si Inday Sara eh sobrang ano, sobrang lakas na talaga nito. Pero itong Baste Duterte, promising talaga ito at sa nakikita nga natin eh, the way he is managing yung Davao right now and the way he's acting, it's as if parang ano, yung panalangin natin sa Panginoon na magkaroon pa ng humaba pa yung panunungkulan ni PRRD, parang sinagot na ng langit eh by giving Paulo Duterte, Baste Duterte to us. Tinanong namin siya kung ano ang kanyang ano, kung ano ang kanyang papangarap, gusto mo bang maging presidente ng Pilipinas? Sabi niya ayaw niya. Okay na daw siya sa Davao. Gusto niyang madami pa daw dapat gawin sa Davao. Pero katulad ng sinasabi natin, si PRRD, wala din naman 'yan sa plano niya eh na tumakbo ng presidente. Pero eh ano pa din, ibinigay pa rin siya atin siya ng Panginoon. So ang siguro nakita rin ng langit na teka, kulang na yung panahon eh. Kulang na kulang yung oras. So bigay natin itong batang Duterte na si ano, si Baste, kasi ito bata pa, 35 years old lang to. Oh, ayan ah. So inun lang to. Tawag dito. So itong si Baste eh nakikita natin sa ngayon, binabanata na rin to ng sobra-sobra. Pero dito muna tayo kay Inday Sara. Yung akbayan ah, akbayan. Ang dating leader nito, yan si Risa Ontiveros. Oh, dating leader si Risa Ontiveros ng akbayan. Yung mga yan, yung mga mahilig magsisisigaw. Pero wala namang mga silbi sa buhay. So ang sinasabi nila ngayon, mga bossing, ay si ano daw, si Inday Sara daw hindi daw umiimik sa South China Sea issue. Oh, ngayon si yung lahat ng Philippine Star, Inquirer, Manila Bulletin, lahat ng mga dekalidad na mga media, yun din ang kanilang balita. Magtataka ka, hindi naman siguro sila mga tanga. Kasi nga, sumagot nga si Pulong Duterte na, teka, bakit nyo gustong sumagot si Inday Sara sa issue ng South China Sea, ng pambubuli ng China sa Coast Guard, isamantalang ang dapat na ano niyan, ang dapat na sumasagot sa mga issue dyan is yung chief architect ng foreign policy natin. Sino yun? Ang chief architect ng foreign policy natin ay ang five-star general ng PNP at ng AFP. Which is presidente ng Pilipinas, syempre. Department of National Defense, for DFA. Yan po yung mga dapat na talagang sumasagot sa mga issues sa South China Sea dahil trabaho nila yan. Si Inday Sara po, unang-una sa lahat, ay kalihim ng Department of Education. Meron po ba tayong classroom dyan sa South China Sea? Meron po ba tayong teacher na nagtuturo dyan sa gitna ng dagat? Meron ba tayong mga estudyante na nag-aaral at lumulutang palutang-lutang dyan sa ilalim ng sa ibabaw ng dagat dyan sa South China Sea? O baka meron na tayong submarine classroom na naka-istasyon dyan sa South China Sea? Kasi kung ganun ang usapan, mga bossing, ang binomba ng Chinese Coast Guard ay eskwelahan ng Department of Education
Eh, pwede sigurong magsalita si Inday Sara patungkol dyan. Eh, kung si Inday Sara naman, ang kanyang mandato ay nasa Departamento ng Edukasyon, anong kinalaman nun sa Coast Guard? Anong kinalaman nun sa South China Sea? Anong kinalaman nun dyan sa pambubomba ng Chinese Coast Guard? Eh, may mga senador pa tayo. Meron din tayong mga congressman. O, na dapat eh nagbibigay ng budget sa militar para sana mapalakas yung ating puwersa dyan sa South China Sea. Si Inday Sara ba nag-a-allocate ng mga budget? Si Inday Sara ba presidente ng Pilipinas? O, ang trabaho po ng isang vice president, antayin mamatay yung presidente para siya ay maging presidente. Ibig sabihin, kailangan i-prepare ni Inday Sara yung kanyang sarili para kapag namatay yung presidente, eh, ready siya na magsilbi sa sambayan ng Pilipino. Every time naman na umaalis ang ating presidente sa Pilipinas at nagpupunta sa kung saan bansa sila pinapatawag at iniiwan niya yung bansang Pilipinas kay Inday Sara, hindi naman nasisira ang Pilipinas under the ano, under the leadership of Inday Sara kapag siya ang nagiging caretaker ng Pilipinas. Meron na bang isang beses na umalis si Bongbong Marcos sa Pilipinas na pinasok tayo ng Abu Sayyaf, ng ISIS, ng Al-Qaeda? Wala naman, hindi ba? O, so, ibig sabihin, nagagampanan ni Inday Sara yung kanyang mandato bilang Vice President. Now, kasama ba sa trabaho ng Vice President ang makipag ang magbigay ng opinyon patungkol dyan sa issue sa South China Sea? O, pakiano, pakilagay dyan ang inyong mga sagot. Tama ba? Ano po ang meaning ng kasapakat? Ang ibig sabihin ng kasapakat, Esme, ay kahututang dila. Hindi, ibig sabihin, connivance or in tandem. Di ba yung riding in tandem or ano? Sila po ay sangkot o kasangkot o kasapakat o ganyan. Oo, kasi po si Inday Sara, hindi po siya katulad ni Lenny Robredo na hindi naman kailangan yung opinion niya patungkol sa war on drugs, patungkol sa kung ano-anong issue ng Pilipinas. Hindi naman kailangan yung opinion niya, pero nagbibigay siya ng opinion. Tapos ang gusto niya, pag nagbigay siya ng opinion, sundin mo yung opinion niya. Hindi na opinion yun, utos na yun. Sino naman ang susunod? Ang presidente, kasusunod ka sa alalay mo. Siyempre, hindi, di ba? Same goes. Even if Inday Sara will let's say, sabihin na nagalit siya sa China. Ganto, China, mga hinayupa kayo, mga buwisit kayo, mga animal kayo. What will make that, in Tagalog, ano ang magiging ano nun? Ano ang magiging itsura nun kay Marcos? Di ba? Magmumukhang weak si Marcos. Magmumukha siyang walang, ano, walang silbi. Magmumukha siyang walang alam. Kasi, Vice President niya, nakikipag-away sa China. Kasi kung meron dapat makipag-away sa China, yung presidente ng Pilipinas yun. Kasi kinakawawa yung mga Coast Guard natin eh. So before siguro tayo humingi ng sagot kay Inday, baka pwede humingi muna tayo ng sagot sa Malacanang, sa Department of National Defense, sa DFA. Ano na bang gaya nilang gawin, gagawin nila? Yun. Eh, samantalang dati, yung panahon ni PRRD, pati yung pagkawala ng gasol ninyo. Oh, pati yung pang-aagaw ng kapitbahay ninyo sa asawa mo, sinisisi nyo kay PRRD, lahat na lang. Sinisisi nyo sa PRRD. Tapos ngayon, hindi nyo masisi yung presidente ng Pilipinas o hindi nyo man lang matanong. Di ba? Mio, pakinggan ninyo itong balitang ito. Umano'y pananahimik ni VP Sara Duterte sa issue
ng West Philippine Sea, pinuna ng akbayan. Tanga, di ba? Ganyan ka bobo, akbayan. Mantakin mo, dati ang akbayan laging ang batikos niyan sa presidente, pero ngayon na for the first time one position short yung kanilang batikos nasa vice president. Anak ng tinapay kayo, akbayan, mga tanga ba kayo? Mga gunggong ba kayo? Hindi nyo ba mahanap si BBM kaya si Inday Sara na lang ang nakikita nyo? Kaya nga sabi ko mag-ingat kayong akbayan, makabayad block, bayad muna, tsaka ACT-Teachers Party List, kabataan party list, mag-ingat kayo sa inyong ipinapanalangin. Balang araw, si Inday ang magiging chief architect ng foreign policy ng Pilipinas. By then, yan, tanungin nyo na siya kung ano ang kanyang opinyon tungkol sa mga bagay-bagay sa buong Pilipinas dahil siya na ang presidente ng Pilipinas. At dahil gusto nyo naman na umasta si Inday na presidente ng Pilipinas, pinasasagot nyo sa isyong pang-presidente, mag-antay lang kayo. Apat na taon na lang yung pangarap nyo na si Inday Sara ay sumagot dyan sa tanong ninyo. In 4 years time, masasagot niya na yan. And by then, mga bossing, sigurado ako na yung mga almoranas ninyo, mamamagana naman yan. Hindi ba? Kasi yun nga yung sinasabi ko. Ako si Inday Sara, I will make an opinion, I will make a statement about South China Sea, what will make that BBM look like. Di ba? It will make BBM look weak, irresponsible. It will make BBM look lazy. Lahat na ng adjectives. Pwede niyong sabihin. O kaya nga si Inday, nag-iingat siya. Ba't ako magbibigay ng opinion niya? Dami kong problema sa Department of Education. Ay, naku, gunggong. O ito, pakinggan natin. Itong mga tangang akbayan, ha? O, pakinggan nyo. Pinunahan ng grupong akbayan ang kanila'y pagiging tahimik ni Vice. Pinunahan ng grupong akbayan ang kanila'y pagiging tahimik ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, hinamon ng Rafaela David, pinuno ng akbayan, si VP Sara na magsalita at ihayag ang kanyang posisyon sa... Anga talaga eh. Kasi ang sabi niya, tinan mo kung gaano kabobo tong akbayan. Uy, akbayan, sana nanonood kayo, putragis kayo. Dapat sa inyo ipako kayo sa krus na nakatagilid eh. Dahil sa mga tanga kayo eh. Kasi daw, bigay siya daw ng bigay ng statement tungkol kay Kibuloy. So dapat daw, magbigay siya ng statement tungkol sa South China Sea. Okay, akbayan. Akbayan ng mga galunggong. For your information, yung inyong dating leader na si Risa Ontiveros, yung kanyang testigo sa Senado, inaakusahan po si Inday, si Pastor Kibuloy at si PRRD na nagtra-transaksyon ng barel dyan sa Glory Mountain. So, tama ba na magsalita si Inday Sara tungkol sa issue na yun? Oo, hindi. Para sa akin, oo. Bakit? Involve siya dyan sa mga akusasyon sa Senado. At alam niya na ginagawa lang yan bilang propaganda para masira ang mga Duterte kasama si Pastor Kibuloy. So dapat siya magsalita. Tama. O ngayon, dyan sa South China Sea, binomba po ba ng Chinese Coast Guard ay DepEd ship? Barko po ba ng Vice President yung binomba? Barko po ba ng Department of Education? O iba't siya magsasalita sa South China Sea? Ano namang kamalay-malay niya dyan? Meron siya sigurong opinion dyan, malamang galit yan, pero wala siya sa posisyon para magsalita. Bakit? Hindi niya trabaho yon. Kaya kasi, ang problema kasi sa inyong mga akbayan, kayong mga akbayad, ang problema sa inyo, ang sinusuportahan nyo kasi yung mga politiko na hindi naman nila trabaho magnakaw sa gobyerno, pero yun, hindi nyo tinatanong kung saan nila dinadala yung mga perang ninakaw nila. O itong mga nagtatrabaho ng matino, sinisilip ninyo, pero yung mga nasa Kongreso, Senado,
na nagnanakaw ng pera ng gobyerno, dati naman maingay kayong bumabatikos, eh hindi nyo binabatikos. Oo, kaya yun yung masasabi natin dito kay Inday Sara. Again, Inday Sara can say her piece all day, every day, 24/7, patungkol dyan sa political persecution kay Pastor Kibuloy kasi involved siya at ini-involve siya. At alam niya na hindi totoo yung mga katarantaduhang katanungan at katarantaduhang mga statement dyan sa Senado. So pwede siya magsalita doon, tama? Ulitin natin, si Inday Sara, hindi siya na bomba. Ni hindi siya nabasa ng tubig dyan sa South China Sea. Wala siya sa usaping South China Sea. Hindi siya parte ng militar. Hindi siya parte ng Department of Foreign Affairs. Hindi po siya ang kalihim ng Department of National Defense. So wala po siyang say. Hingan nyo ng ano dyan, ng statement si BBM, si Lisa kung gusto nyo. Hingan nyo yung Department of Justice ng statement kung anong pwede nilang demanda sa ano, sa China. Hingan nyo ang DND kung kailan ba sila gaganti. Hingan nyo ang Coast Guard ng statement. Hingan nyo yung DFA. Ano na yung mga gagawin nila? Ginugulo nyo eh. Ginugulo nyo mga bossing. Yung ano eh. Yung politika dito sa Pilipinas eh. Issue ng pinagtatalo ng teritoryo ng China at ng Pilipinas. Hamon ng grupo sa Vice Presidente, magpakita rin ito ng lakas ng loob. Ayan o, tanga o. Alam mo ate, nag-invest ka sa itsura mo pero sa utak mo hindi. Oo, Rafaela Dibid. Pero sa lahat naman ng presidente, ikaw ang pinakagunggong. It's bewildering. Anak ng puta, gumaganon pa. Bewildering. Tanginan yung mga millennial kayo, mga wala naman kayo silbi sa buhay. Tragis kayo. Hindi nga kayo marunong magsipaghugas ng mga pinggan sa bahay nyo. Bewildering ka pa. It's bewildering. Tanginan nyo. Pwede mo naman sabihin na, it's unusual. Oh, di po, it's bewildering animal yan. Duterte can find the time and energy to defend a disgraced figure. This tangina, judgmental pang hayop. Disgraced figure like Kibuloy, tanga. Hindi po disgraced ang figure ni Kibuloy dahil sigurado ako si Kibuloy na paunlad po niya kung ano yung nasasakupan niya, hindi katulad ng mga leader ninyo. Oh, hindi katulad nung mga congressman. Gusto nang maging presidente ng Pilipinas yung mga semento, mga kalsada sa mga probinsya nila, distrito nila, baku-baku pa rin. Oh, puros lang sila mga kurakot ng kura. Paano masasabi na disgraced figure ni Kibuloy? E 7 million ang naniniwala sa kanya. Ang yabong-yabong ng Kingdom of Jesus Christ na simbahan. Ang dami-dami nilang mga naipatayo na sa panaginip mo, hindi mo kayang gawin kahit na may bilyong-bilyong ka pera sa bulsa mo dahil sigurado ako baka unahin mo pa yung pagbili mo ng mga makeup mo tsaka ng mga cellphone, iPhone 15, mga MacBook. Pare-pareha sila ng ng sinasabi. Mantaki mo, ito sinasabi ni Ninyo, ito sinasabi ni Makagago, ito sinasabi ng mga tanso vlogger. Ibig sabihin, Rafaela David, ganun lang ang kalibre ng utak mo? Kung ano yung sinasabi ng mga vloggers, yun din ang sinasabi mo, aba, magaling. Oo, ganyan katulonggis ang mga ito. Ayan o, remains easily silent when our own countrymen and women are under attack by foreign aggressor. Matapang naman pala kayo, Rafaela David eh. Bakit hindi kayo pumunta doon sa South China Sea tapos magdala kayo ng mga kanyon nyo, tirahin nyo yung mga Coast Guard kung talagang mahal nyo bayan? Uy, ayabang ninyo, kala nyo naman. ROTC nga, taintay kayo. Ibabalik yung ROTC, nagpapakamatay kayo sa kakarali, wag lang maibalik yung ROTC. Tapos gusto nyo pa, makipag-away tayo dyan sa South China Sea. Mga gunggong tong mga to, itong mga to pagka binatukan mo, magsisiiyak, magsusumbong sa mga nanay nila. Tapos gusto nila makipag-away tayo sa South China Sea. Mga loko-loko rin. Pagtanggol ang sobrenya ng ating bansa kaysa gamitin ang kanyang boses sa anilay pagdepensa para sa religious leader na si Apollo Kibuloy.
Binigyan diin ng mga ito na kailangan ng mga Pilipino ang tunay na leader. Gusto nyo ng ano? Gusto nyo maging makabayan pero punyeta kayo. English ang ginagamit nyong salita. Galit kayo sa kano, tuta ng kano, pero Inglesero kayong mga putang ina nyo. Diba? Tuta ng kano. Nasaan kayo nung nagkaroon ng EDCA? Nung nadagdagan ng napakaraming EDCA, nag-rally ba kayo? Hindi, diba? Galit kayo sa China na binubomba yung mga barko natin. Nakakagalit talaga yun. Pero hindi nyo ba alam na yung Pilipinas pag-aari na ng Amerika? Sa dami ng EDCA sites nila dito, pucha, pag nagpuntahan lahat ng armas nila dito, kanina na Pilipinas, maniwala ka. Animal talaga. Tama, di ba? Tama. 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 Oh. Yayabang nyo. Galit kayo sa ibang lahi, pero hindi kayo magtagalog. Is her allegiance to justice selective? Or does she simply lack the courage to stand up to China? Either way, it is despicable. Tarantado, kayo lang nakakaintindi niyan. O hindi naiintindihan niyan ng mga masang Pilipino. Ina, kunyari makabayan pero hindi makapagtagalog. Kunyari makabayan araw-araw naka-Starbucks. Hindi mo makapakain sa karinderiyang mga hinayupak. Merienda McDonald's. Kunyari makabayan lagi na sa SNR at saka Landers. Bumibili ng Doritos. Ina nyo, mga kaipokrito kayo, mga hayop kayo. Kung matatapang naman kayo, ngayon din, pumunta na kayo sa South China Sea, lumangoy kayo. Tapos agawin ninyo yung mga barko ng Coast Guard ng China para talagang iuwi nyo dito sa Pilipinas kung talagang magaling kayo. Oh, sana Tagalog-Tagalog din. Pagmamahal sa bayan, Inday Sara, magsalita kasi sa South China. Yeah, dahil ganun. Parang medyo may rhyming. Hindi yung, is her allegiance? It's bewildering. Putangin na, hindi ka, gusto rin maging senador congressman ito. Tatakbo tong congressman. Party list. Puta, itong akbayan, ilaglag natin yan, ha. Kailangan wala ng mga komunista na makapasok dyan sa kongreso sa 2025, ha. Pahala ninyo, kaya nyo kami, ha. O sige, play. At hindi ng Anilay, mga traidor. Wala pang pahayag ukol dito ang Vice President. Ba't naman papansinin ng Vice President yan? Unang-una sa lahat, yung komunista na yan, gusto ngang ubusin ni Inday Sara yan. Oh, partida yan. Sa, ano pa, Bwebe Santo pa yan. Oh, hindi, totoo yan. Sabi nga nito ni Jerry Gorgonio, ay nila Arnie TV, meron pong pattern. Meron talagang pattern kasi makikita mo na wala silang puntirya ngayon kundi mga Duterte. Pero alam mo, ito ang hindi naiintindihan nito mga tarantadong mga to. Sa bagay, okay lang sa kanila magbayad ng mga vloggers, ng mga aktivista para awayin ang mga Duterte. Alam mo kung bakit hindi nila pera yung pinambabayad nila eh. Ang pinambabayad po nila dyan sa mga animal na yan, mga pera ng taong bayan, tayo rin, ginigisa tayo sa sarili natin mantika ng mga hayop na mga yan. O, kaya yun ang pinaka nakakainis sa lahat. O, kasi nga tayo, gutom na gutom, tapos etong mga to, babatikos lang sa mga Duterte, puta mayayaman na. Oh, so sa mga kababayan natin nandito, make sure na kayo po ay rehistrado at kayo po ay boboto sa 2025. Parang awa nyo na, ha? Walang party list na makakaliwa na dapat makapasok. Ibalik natin lahat yan sa bundok. Ibalik natin lahat sila sa kalsada mag-rally. Hindi sila karapat-dapat sa kongreso. Oo, para buombahin natin sila ng mga water cannon na may mga ihi at mga ano, mga may ihi ng daga para maleptospirosis sa mga hayop na yan. Oo, ah, kaya yun. So yung sabi ni Pulong, kailan pa naging trabaho ng isang vice president ang mag-statement sa mga bagay, sa mga problema ng bayan na hindi naman niya saklaw.
Diba? O, ito naman.